up guys. As you can see, bago yung pangalan ko. So, bibinyagan natin sa bagong distract ng Gera Dogs. Mag-on the spot na naman tayo. Isaiah, react natin to. Bila. Let's go! Ito na nga si ano, si Mr. Unknown before. Pero pinangalanan na siyang ano, Homicide. Yung mga pinagmamalaki ninyo sa kanta, na di kayo matitipad, na di kayo masisilar. Sa amin nyo patunayan na mga sulat nyo mabigat. Kung ano-ano nakaputahan ng mga pinabanggit. Pag kami nagsalita, rekta po yan masakit. Ilang pagpag ganun ang tanga, wala ka ng karir. Una, para akong may top 3 kung sino siya. Pero parang nag-iba yung boses niya dito. Parang gumaspang yung boses niya. May ideya na ako dati. Kaso lang, hindi ko pwedeng banggitin kasi ayoko makialam sa mga ganyang galawan. Pero ngayon, para siyang buong katunog na ni ano. Kung kilala niyo si ano, Rap Guard sa YouTube, kung nasusundan niyo siya. Boses niya to, si Homicide. Kinggan niyo. Disappear. Tangina nyo, akala nyo kay tulo to nagtatapos. Walang sawa to hanggat hindi kayo ubos. Mahiya naman kayo, ang dami nyo tagapagtanggol. Mga fans nyo na inutil, bobo at mga ulol. Isama na natin ang konsinti. Alam mo, pag nagsasalita siya, para kang ano, yung feeling na dinuduro ka niya. Tapos yung dinuduro-duro ka niya. Nakakatakot na yung pag naririnig mo yung boses niyang ano, kumakanta, parang sumasama yung imagination ko na parang dinuduro ka niya. Tornyong mga kuya, hanggang tsumupa na mga baguhan para lang sa pera. Huwag kang tsumupa ng para lang sa pera. Karoon ka daw ng pride. Ihan pa kayong mga tanga. Kampo namin ang pinakamalakas, ulol, walang iba, putang ina sa dami nyo, ni isa walang palag. Ngayon alam na namin na kayo'y walang payag. Mga sagat sa yabang, di naman makaribat, akala ko ang titigas, yun pala mga pilat. Hindi ko klase ng kantang pang wish, wag na mag-aba. Ito na nga si Tiwakan. Unang, yung sa akin ah, yung unang feeling ko nung lumabas yung boses niya, para siyang si ano, John Cena, na parang yung you can't see me tapos bigla ka na lang babagsakan. Ang mas mabigat dala ko, bakit iwi-wish ko lang o nasa na ang mga tangina o no 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 na wala na sila. Kasabay ang mga fans nilang batang makulit na di sila mapagtanggol kasi sarado piso ne ano yan. Di sila may pagtanggol kasi sarado piso net. Oo nga naman. Pag nagsasalita tong si ano, si Tiwakal, alam mong seryoso pero nakakaasar yung mga pinagsasabi niya, as in props doon. Sobrang lakas nung joke na yun. Hindi ko alam kung joke yun o seryoso, pero lakas nun. Kaya nga naman, COVID. Ay, nangyari na distract sa aming mga distract. Ang totoo tangina, hindi kayo makadistract. Na huswak, sinong patuloy, sino ngayon ang shakemon? Welcome to rap game, o ba't nawala mga nagkahamon? Nabingi-bingihan, di kinaya ang sakit. Focus na lang sa vlog at pagbibenta ng damit. Ayun nga, focus sa vlog at pagbibenta ng damit. So parang may idea na tayo kung sino yun. Alam nyo na kung sino yun. Hindi ko na babanggitin. Okay? Balita ko may nagpaplano daw diyang sumagot. Kailan yan next year? Ayun nga yung mga pinost nung sa kabila, diba? May pinost sila tapos bigla nilang dinilit. So that's gay shit. I mean, alam mo naman na nagpaplano sila. Pero, ano, lagi mang handa tong Gera Dogs. Yawa! Ampo! Isa ka pa ba sa mga magpapasawa?
bokal kung magpapoka mo toy. Oh, bigat noon. Gusto ko yun. Gusto ko yung huling sinabi ni Tiwakal. Grabe, bigat nun takes. Sa dami nyo, yung isa walang palad. Ngayon alam na namin na kayo'y walang bayan. Mga sagas. Ang ganda nung ano, yung nasa background, ano. Hype, hype. Nangiinis, pero ang ganda nung ano niya, effect niya. Naman makaribat, akala mo ang titigas. Yun pala mga pila. Talaga yung ano, title. Wala man siyang pangalan doon. Alam na namin na kayo'y walang bayat. Mga sagat sa yabang di naman makaribat. Akala ko ang titigas. Yung pala mga pila ko dati. Ang tawag sa babaeng puta ay popo. Ngayon sila'y nag-ibon. Tinawag na silang pawo. Kung dati ang sabi nyo batoy ang mga rap. Yeah. Ngayon kayo na nag-ibon. Pero kay Parado at Boboy. Kaya huwag niyo kong tatakutin. Wari batang atapake. Siguraduhin sasabay sa akin. Kahit ilang tispo na nabuti. Kaya litaw mga ampaw. Mga fans niyo napapahiya. Kung tingin niyo sa amin talang iya. Bakit bigla kayong nanahimik nang kami na nagsasalita? Hindi naman kayo ABS. Pero ba't pati kayo nawala? So ayan, hindi naman kayo ABS. Bakit pati kayo nawala? So parang ano, hindi to matagal na nasulat, hindi to matagal na na pinaghandaan. Sa bagay, nakaka-on the spot naman kasi si Kuya Jyoti, kasi kahit ano, isang buong linggo, isang buong taon na mag-freestyle, kayang-kaya niya siguro. Ngayon alam na namin na kayo'y walang bayan. Mga sagat sa yabang di naman makarima. Sa kala ko ang titigas. Ayun, masasaya, react natin to. Ito ang first time na gagamitin ko yung bagong pangalan ko. But, it's classic. Ayun, mauuna tayo kay Homicide. Hindi ako masyadong nakapagsalita doon kasi parang ano, pinakinggan ko talaga yung lyrics. Kasi on the spot kong ginagawa to. Actually, galing lang akong trabaho. Pag nagsasalita, yung dati, yung mass murder, may top 3 akong ano eh, kung sino siya. So parang yung una ko si Don G, pangalawa siguro si ano, si Clutch B, si Banong Bagset. Tapos yung third, hindi ko pwedeng banggitin. Pero ngayon, parang umiba yung boses dito. Ewan ko, para siyang ano, gumaspang yung boses niya. So parang yung boses niya na ngayon is si, kung kilala niyo si Rap Guard ng YouTube, yung nagbibigay ng mga reaction tsaka review din. May ideya na ako kung sino yan. Pero hindi ko pwedeng sabihin kasi, ano, bahala na sasabihin nila or hindi. About dun sa kanta niya, boses niya kasi parang kumakain ng tao. Alam mo yung ano, pag kumakanta siya, ini-imagine ko, every spit ng words niya, is parang dinuduro kanya talaga. Dinuduro-duro kanya talaga. As in, pag dinuduro kanya, parang kang manlulumo or manliliit ka sa sarili mo. Ganun. Ganun yung dating niya sa akin eh. Sobrang bigat niya. No? Pero props sa kanya. Hindi ko na in-expect na i-show niya yung sarili niya. Papasalamat na ako. Nagbibigay siya ng ambag sa industry to. Nag-thank you na lang ako sa kanya. Kasi sobrang ganda yung pinapakita niya ngayon. So, wala akong reklamo dun kung
gusto niyang itago yung sarili niya, then go for it. Pero salamat sa music, salamat sa mga lyrics niya, salamat sa kanta niya, salamat at nag-aambag siya para ano, kumanda tong rap game. Mag-thank you na lang tayo. So ayun, si ano naman tayo, Tiwakal. Actually si Tiwakal, hindi ko na na-review yung unang labas na ano, diss track. Pero kudos pa rin naman. Ayun nga, parang ano, pag pitik ng boses niya, para siyang ano, si John Cena. Alam mo yung lalabas siya, tapos ginagawa niya yung You Can't See Me. Parang ganun yung naiisip kong character niya nung kinanta niya yung mga lyrics niya dyan. Wala namang tapon kay ano, Tiwakal. Kasi mapalove song or maging tiwakal man siya, feeling ko kahit ano, mag-isa niya, kahit hayaan na lang ng Ghetto Dogs na mag-isa ni Tiwakal compared dun sa kabila, I mean yung mga bata, kayang-kaya ni Tiwakal na kainin sila. Kasi si Crazy G, maging si Tiwakal man siya, sobrang bigat din. So parang ano, kakainin ni G or ni Tiwakal lahat sila. Napakaganda kasi nasa right group siya, nasa tamang kampo siya. Lumaki talaga ako dun sa boses ni G. Lalo na yung kanta niya, ano, yung ikaw talaga. Sa playlist ko pa rin yung kanta niyang yun. Solid siya as Tiwakal. As in, parang pag narinig mo yung boses niya, sobrang banta. Bonus na lang, nakasali sila Kid Rabis. Pero kayang-kayang ibaon ni G, I mean ni Tiwakal, na mag-isa, kahit siya na lang lumaban para dun sa kabila. Yun yung nakikita ko ha. Yun yung ano, yung nafe-feature ko. So ayun, parang si Tiwakal pa lang, wala, lamon na yung kabila. Kailangan ng time, effort, and too many heads siguro. Yun, hindi ko din in-expect na nandito si Kid Rabis, si Kuya Joe. Kasi talaga, may mga nagpo-post, pero ano talaga. Kasi gusto ko on the spot talaga. Napaka unpredictable talaga sila. So alam mo na may mga plano na yan. May mga ano na yan. Pero kayang-kaya nilang on the spot. Alam nyo naman na ano yan, mga freestyler yung mga yan. Kahit ngayon na, laban na, sige go. Ganun yung ano nila eh. Kalakihan kung ano nila, character nila. So yung hindi yun normal sa isang tao na iyo on the spot mo. I mean, nag-freestyle ka. Actually, knowledgeable talaga sila. So, wag nyong i-ismulin yung mga nag-go on the spot na nag-freestyle. Kasi sobrang... Nung lumabas din si Kuya Kid, ini-imagine ko na para siyang ano. Alam mo yung ano, kinakantahan ka niya dun sa mismong mukha mo. Tapos, yung abang ini-spit niya yung mga ano niya, lyrics niya, tumatals... Alam mo yung ninangaratan ka niya. Tapos tumatalsik yung laway niya sa'yo. Ganun. Ewan ko. Alam mo yung ano, way na para ma-appreciate mo yung isang song. Gamitin mo yung imagination mo. Ewan ko. Nakuha ko siguro yun sa ano, yung kababasa ko ng mga fiction stories dati. Na pag nagbabasa ka kasi ng mga fiction stories, gagamitin mo talaga yung ano mo, imagination mo. Habang natututo ka sa mga letters, words, isasabay mo yung imagination mo. So parang kasi yung nanay ko dati, ang hilig niyang mag-ano, yung mga books, especially yung mga fiction stories, parang ganun. Ewan ko kung bakit niya hilig yun. Ang alam niya, hindi ko binabasa, pero parang 3 times ko nang binasa lahat yung mga librong yun. Eh, mga librong yun, parang ano, 100 books ata yung nandun sa bahay namin. So, parang feeling niya hindi nagagalaw. Pero, nabasa ko na lahat yun. Sobrang ganda kasi, kung lumawak yung utak mo, eto, makinig ka ng different music, manood ka ng ano, mga different kinds ng genre din ng movies. Puro sa industriyang to, learn from the expert
learn from the nauna, parang ganun. Ayun. As in, nagpro-provoke na talaga sila. Pero, alam ko, alam ko, pero hindi ako magsasalita na may lalabas sa kabilang kampo. Hindi muna natin sasabihin kung sino yung lalabas para kumagat doon sa mga binabato ng ghetto dogs. Pero magiging maganda. Expect nyo na magiging maganda itong ano to, mga susunod na araw at mga susunod na buwan. As in, sobrang i-appreciate nyo ang industriya ng hip-hop or industriya ng rap. So please lang ah. Pwede tayong mag-comment, pwede tayong mag-react, pero wag na kayong sumali. I-appreciate natin yung kagandahan na nangyayari. Hindi ko ine-expect na sasagot sila, pero tignan natin. Hindi kasi ako pwedeng magsalita or whatsoever. Pero tignan natin kung ano yung susunod ng mga kabanata. So hindi mo alam kung ano talagang galaw yung mga gagawin nila. May mga tricks tong mga ghetto dogs na to eh. So yun yung kagandahan. So ayun guys, masyado lang akong busy ngayon. Pero susubukan natin likumin lahat ng mga bago ngayon. Susubukan kong tapusin this week. Lahat ng nag-request, update lang ako. So ayun guys, bago na yung name ko. It's Zaya Reacts. Dating gamit ko talaga. Yun yung real name ko. Tapos itong Zaya, yun yung nickname na ano, na binigay sa akin ng nanay ko. So parang mas okay na gamitin ko yung Zaya kaysa sa totoong pangalan ko, kasi maraming nagkakamali kung paano nila i-pronounce yung Azalea. So mas okay na to na Zia na natin to. So expect nyo na may gagawin akong bago bukas siguro, or basta pipilitin ko this week na tapusin lahat yung bago. Gusto ko yung bagong labas ni ano, labas ni SAG Pro. So ano, expect nyo na maglalabas ako ng reaction ko doon. So ayun, kung hindi ka pa naka-subscribe, okay lang yan sa akin. Basta manood ka lang ng mga videos ko, okay na yan sa akin. Huwag mo din kalimutan na mag-follow sa fanpage ko. It's Zia Nation, para updated ka. So, salamat guys!